sundong ito at napakasarap ipagmalaki sa buong mundo na tayong mga Pilipino, ikinalat man sa maraming isla, magkakaiba man ng paniniwala, ay may iisang adhikain para sa kapayapaan. Nakakaya nating isantabi ang mga pagkakaiba at tumutok sa kung ano ang nagbibigkis sa ating lahi. Nakakalungkot nga po na isang taon pa lang ang nakalipas ay tila nalimot na natin ang pag-asang naramdaman natin noon. Sa halip, napalitan ito ng kawalan ng tiwala, ng di makatuwirang pagdududa at ng galit. Hindi nga po madali ang landas patungo sa kapayapaan. Ang una nating ginawa, tinukoy natin ang tunay na problema upang makapaglatag ng tamang solusyon. Tandaan natin, nag-ugat ang kaguluhan sa Mindanao noong panahon ng diktadurya dahil sa land grabbing o agawan ng lupa. Kinasangkapan ang batas para samantalahin ang mga diaral at ipagkait ang kanilang lupain. Sayang nga po dahil walang nakaisip na kung pang-aabuso sa batas ang naging ugat ng problema, makatwiran at makatarungang batas ang dapat lumutas dito. Hanggang ngayon nga po, nararanasan pa rin natin ang epekto ng kapabayang ito. Pero malinaw po, ngayon iba na ang punto de vista ng inyong pamahalaan. May mga inisiyatiba na tayo gaya ng pagsusulong ng indigenous rights at pangangalaga sa ancestral domains. Ang Bangsamoro Basic Law nga po ang isa sa pinakamahalagang panukalang batas ng ating administrasyon. Tinutugunan nito ang dalawang pinakamalubhang problema ng ating mga kababayan, kahirapan at karahasan. Produkto ito na 17 taon na masusing pag-aaral at negosasyon. Gayunpaman, mayroon pong mga tumututol sa pagsasabatas nito. May mga po na sila bunsod lamang ng kakulangan sa pag-iintindi sa BBL. Gaya na lamang ng sinasabing magkakaroon daw ng hiwalay na kapulisan ang Bangsamoro oras na maipatupad ito. Dapat po ba tayong magtiwala sa mga nagsasabing itigil ang usaping pangkapayapaan na walang inaalok na kapalit? San ba tayo dadalhin ng mga ito kung makikinig tayo sa kanila? Ang sa akin po, kung may pagkukulang pa ang BBL, matutugunan ito kung itutuloy ang debate ukol dito. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kongreso, binibigyan ang bawat isa ng pagkakataong unawain ang panukalang batas. Naniniwala tayo, ang inisiyatibang nagmula sa mabuting layunin ay maaari pang maisaayos ng mga taong mabuti ang hangarin sa kapwa. Batid ko po na ang mga pangyayari sa Mindanao kasama na ang insidente sa Mamasapano ay nagdulot ng pagdududa sa isip ng ating mamamayan. Ang resulta, nailayo ang usapan sa obhetibong ebaluasyon ng BBL. Para tugunan ito, nag-imbita ako ng citizen leaders na kilala sa kanilang kaalaman at integridad upang tumayong independent conveners. Kabilang po dito sina Luis Antonio Cardinal Tagle, dating Chief Justice Hilario Davide Jr., Jaime Augusto Sobel de Ayala, Howard D. at Bay Rohanisa Sumdad Usman. Sila ang magbubuklod sa iba pang responsable at respetadong pinuno upang pangunahan ang isang National Peace Summit na bubusisi at tatalakay sa BBL. Hihimayin nila ang panukalang batas na ito sa mahinahon at reasonableng paraan na hindi mag-uudyok ng mga galit at kawalan ng pag-asa. Sa ganitong paraan, mas mapapabuti ang BBL. Gagawa sila ng ulat na isa pupubliko upang mabasa ng lahat at makatulong sa higit ng pag-unawa ng ating mamamayan. Sa ganitong paraan, may susulong natin ang makatwirang pagpapasya ukol sa Bangsamoro Basic Law. Asahan naman po ninyo, habang papalapit tayo ng papalapit sa inaasam nating kapayapaan, lalong lalakas ang ingay ng mga naglalayong o naglalayong sirain ang tiwala natin sa isa't isa. Marapat lang po silang paghandaan upang hindi magtagumpay. Naway suriin din natin ang tunay nilang motibasyon. Kung talagang nais nilang paglingkuran ang kanilang mga nasasakupan, di ba't dapat nasa panig din sila ng kapayapaan? Napapaisip tayo, hindi kaya ang mga gustong pumigil sa BBL ay ang mga maapektuhan ng transformasyong nais nating gawing permanente para sa Bangsamoro? Marahil ang tanging pakay nila
ay muling maghari-harian oras na bumalik tayo sa dating sistema. May mga nagsasabi ng pong itigil na natin ang usaping pangkapayapaan. All-out war daw ang kailangan natin gawin. Ang tanong ko po sa kanila, ano bang nakikita niyong mabuting idudulot ng gera? Ngayong umuusad na tayo at umaasenso, ngayon pa ba natin isusulong ang karahasan pabalik sa landas ng kahirapan? Nasubok na po ng mga nakaraang liderato ang all-out war. Ito pong all-out war na ito ang naging tugon na nila noong pang dekada 70. May napala po ba sila at tayo? Ang naging resulta lang nito, daang-daang libo ang namatay, ang nasira ang kabuhayan at napako sa pagdurusa ang Mindanao. Di po ba klaro na mali ang naging tugon nila? Ano ang nangyari? Natapos ba ang gulo? Di po ba't kumiti lamang ito nga ng daang-daang libong buhay? May mga ulat nga po na sa panunungkulan ng Ginoong Marcos isinasabay ang mga blackout sa pagdating ng mga body bag para walang makakita sa dami ng casualties. Isipin na lang po ninyo, kapag muling nadiskaril ang usaping kapayapaan, mawawalan ng espasyo para sa maayos na pakikipag-usap sa mga pinuno at sa lahat ng Moro na handang makinig sa katwiran at nagnanais din ng kapayapaan. Hindi ba't baka pati sila matulak ng sumama sa nagnanais ng karahasan? Kapag lumuba ang kaguluhan sa Mindanao, lalong lalalim ang mga sugat at lalong dumami ang mga naghihinanakit. Ang mga dating isinintabi at inapi ng sistema at mga institusyon, lalong madaramang api sila. Ang mga hindi maabot ng ayuda ng gobyerno, lalo pang mahihirapan. Sa palagay po ba ninyo, magiging maayos silang kausap pag nangyaring lahat ito sa usaping pangkapayapaan? Matapos silang masaktan, magdanak ng dugo at maapi lalo. Alam naman natin ang dahilan kung bakit lumawak ang impluwensa ng mga bandidong tulad ng Abu Sayyaf. May mga komunidad na napakatagal ng pinagkaitan ng serbisyo at kalinga ng gobyerno. Sa kawalan ng suporta mula sa pamahalaan, ang Abu Sayyaf ang pumuno sa kanilang kapabayaan. Habang nakikita lamang nila ang pamahalaan tuwing eleksyon o kapag mayroong operasyon ng militar, naari naman ang Abu Sayyaf na sa kabila ng pagugulo ay nagsusustento sa pangangailangan ng mga komunidad nila. Dahil nga rito, nakuha ng Abu Sayyaf ang kanilang simpatsa. Mayroong mga kumukupkup sa mga Abu Sayyaf dahil may pakinabang sila sa mga ito. Ang sangandang kinakaharap natin, pag sumikapang pumanday ng kapayapaan ngayon o magbilang ng mga body bag sa kinabukasan. Sa mga nagsasabing all-out war ang solusyon, tingin ba nyo, may posibilidad pang mapag-usapan ang kapayapaan kapag nagsimula na ang barilan, kung kailan masariwa na ang sugat at pagkabigo ng kasunduan. Marahil madali para sa inyo ang mag-ujok ng all-out war dahil malayo pa sa Luzon at Visayas ang kaguluhan. Pero kapag tumindi ang hidwaan, dadami ang Pilipinong nakikipagbarilan sa kapwa Pilipino at hindi malayong kakilala o kamag-anak nyo ang matatagpuan sa loob ng mga body bag na ito. Kung sa ganito ahantong ang lahat, masasayang lamang ang sakripisyo ng mga nagbuwis ng buhay upang makamit ang inaasam nating kapayapaan. Kung tatanungin nga ninyo ang mga sundalo at pulis at iba pa nating membro ng reformadong hanay, sila ang unang tutol sa digmaan dahil sila ang may pinakamalaking sakripisyo at pangunahing sakripisyo dito. Lilinawin ko lang po, ang desisyong ito ay hindi lamang para sa natitirang panahon ng aking termino, kundi para sa kapakanan ng mga susunod na mga henerasyon. Kayong mas nakakabata, mahatim ba ninyo ang isang lipunang kailangan nyong sumuong sa digmaan imbis na tuparin ang inyong mga pangarap? Sa mga magulang, gugustuhin ninyo bang magpamana ng kinabukasang karahasan ang nagigibabaw? Hindi po nating hahayaang mangyari ito. Patuloy tayong tatahak sa landas na nagpapalapit sa atin tungo sa kapayapaan. Ngayon po, nag-uusap na ang MILF at ang ating gobyerno na dati nasa magkasalungat na panig. Ngunit nagkakaedad na rin ang makatuwang natin sa MILF na sina Alhaj Murad at Mohamed Iqbal. Walang garantiya na ang mga susunod sa kanila ay magpapakita ng parehong tiwala at ng parehong kagustuhang maglapag ng armas.
Kung mabibigo ang pagsulong ng BBL, papano nila hihimukin ang kanilang mga tauhan at kasamahan na ipagpatuloy ang paghahanap sa kapayapaan? Di ba't magiging mas madali para sa mararahas na elemento sa kanilang hanay na sabihing, nakita na ninyo, wala talaga mararating ang usapan, mas makapangyarihan ang baril. Alalahanin natin, dalawang henerasyon na ang nasayang ng kaguluhan. Ngayon tayo na ang narito, hahayaan ba natin matulad dito ang mga susunod pang salinlahi? Muli ko pong ididiin, hindi mareresolba ng karahasan ang karahasan. Hindi matatapos ang galit kung galit din ang itutugon natin dito. Tanging malasakit ang sagot sa karahasan, tanging pag-ibig ang pupuksa sa galit. Kalapisan po bang hilingin na ang Pilipino ay magpakita ng malasakit at pag-ibig sa kapwa Pilipino? Wala naman po sigurong magkakaila na kung makakamtan ang kapayapaan, aangat ang antas ng pamumuhay sa Bangsamoro. Kung aangat ang isang rehiyon, aangat ang buong bansa. Tunay nga po, kapayapaan ang tanging landas tungo sa minimitihin nating malawakang kaunlaran. Sa araw na ito, naway mapalalahanan po tayo na mayroon tayong ginuntong pagkakataon ngayon upang makamtan ang kapayapaan at siguruhin ang mga nais manggulo ay maliliwanagan sa magagandang bunga ng pagtitigil putukan. Naway isipin po natin ang magandang kinabukasang nag-aabang kung pagtitibayin at itutuloy lang natin ang ating mga nasimulan. Pagtibayin po natin ang tiwala, pagtibayin po natin ang pag-asa, iyan ang ating magiging ambag sa isang maayos at masaganang lipunan na may pagmamalaki at may papamana natin sa mga susunod na salinlahi. Hindi po ako naghahabol ng kapayapaan para lang masabi na may iniwan ako. Ang itinataguyod natin, isang tunay na kapayapaan na talagang tinutugunan ang maugat ng problemang nagdulot ng karahasan. Sa puntong ito ng ating kasaysayan, sinasabi ko sa inyo, ang BBL ang magsasakatuparan po nito. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you.